Gago! Shout out pala sa mga teacher na nagpapasok. Ah, shout out sa inyo. Noong ulan ng malakas, saka nagpa-uwi, di binasalan nyo yung mga bata. Yo, yo, yo. Dala lang. Kasi mayroon ako dito guys na panood eh. Na itong mga mayor na tumutol sa pag-suspend sa no contact apprehension. Eh, dapat yan guys, sa sunod, ha? Sa sunod, wag nyo nang ibuto. Lalo na to dito. Ito, hindi. Nanguna to si dito sa Manila, to si Mayor Hani Lacuna. Sa hindi raw magpapatinag sa pagsuspindi ng LTO. So guys, sa sunod, wag nyo nang ibuto. Eh, hindi pala makamano yan eh. Eh, pagdarating ng... Hindi pala ito makamahirap eh. Kasi pagtatakbo sa akin sa mga mahirap, katampi ng mga mahirap, eh... Gaya nito, mayroon kami rito kapitbahay. Ang umabot ng 19,000 ang babayaran. Sa na laman, no, magpaparehistro ng motor. Yan po ba yung makamahirap? Mga mayor? Yung mga itong limang mayor eh. Paranaque, Manila, Valenzuela, Quezon City, San Juan. O sa sunod guys, sa sunod na eleksyon, huwag nyo nang ibuto yan. Magkano babayaran doon sa no contact? Libo-libo. Samantala dyan sa MMD, 150 lang. Hindi malaking kalukuhan yun. Hindi naman tayo tumututol doon, ha? Mga kabata. Hindi tayo tumututol doon. Kasi, maganda naman talaga yun. Doon sa mga pasaway na driver. Pero, parang, ang penalty, hindi makatarungan, hindi makatao. Magkano lang kinikita ng isang mahirap? Tapos magbabayad dyan ng 2,000. 3,000. Ay kung maipon, gaya nung dito sa kapitbahay namin na ipon, umabot ng 19,000 ang babayaran. Saan kukunin nyo na bulsa? Sos, Ginoo. Kasi itong kumpanya pala ito ng mga CCTV. Nasa dating chip ng LTO, di kaya pala, mabilis na nakakuha ng dyan sa LTO ng clearance para maano itong mga LGU. Ayun, may violation ka. Hindi ka makakagparin nyo. Kaya pala mabilis. Ito. Panorin natin guys. Ito ha. Baka sabihin nyo na naman, fix nyo siya sinasabi ko. Ito lang ha. Maganda nito. So, na eleksyon, huwag na natin ibuto. Ha? Kasi ginagamit lang pala tayo eh. Tayo mga mahirap eh. Kung hindi natin tinututulan yan. Kasi maganda naman talaga yan. Sa MMD nga, magkano lang yung ang pag nanukunta ka dyan, ang bike lane nila, 150. Ay nanukunta ka rin sa Valenzuela eh. Ang masama yun guys, ito ha, ang karanasan ko. Nanonood sa Valenzuela, nanukunta ko yung bike lane. Pagpasok ko, alas 9 ng eksakto. Tapos nakalipas na ng 10 minutes, may second offense na agad. Makatwiran ba yun? Sus! Kung mag...
Kung sa ibang araw sana, na inulit-ulit yon, pwede, maaari. Pero yung 10 minutes lang pagitan, anong ano ron? Eh, ginagawa nyo palang gatasan yung ano eh. Ginagawa nyo gatasan yung mga kababayan natin eh, na mga mahihirap eh. Gaya nyo ano, ang bike lane. Kailan nauso itong bike lane eh? Kailan lang nauso eh? Itong pandemic lang. Ha? Na nauso. Eh, samantala nun, yung mga bike niyan, noon pa yan eh, noong panahon eh, yan ang, wala pa yung mga motor, may bike na eh. Eh, dapat. Ah, dapat. Dapat, noon pa lang. Ah, ginawa nyo na ng daan. Binigyan nyo na ng ang daan ng mga bike. Dinisin nyo na yung kalsada na may bike lane talaga. Eh, ngayon lang nauso yan eh. Tapos magpapatupad kayo ng ano, ng no contact. Lahat ng ano dyan, dadaan, puro motor. Sino ba yung nagmumotor? Di ba mahirap? Oh. Noon, may yung motor lane. Nung pumapasok yung kotse, okay lang. Walang violation yung kotse sa motor. Eh, hindi rin ano. Hindi rin na ano, yung aksidente. Eh, kung ikaw nga, ikaw nakamotor, nag-iingat ka eh. Ito namang nakakotse. Eh, bara-bara. Di, nahagip ka. Di, aksidente pa rin. Hindi po ba? Dapat eh. Eh, sinuspind yan eh. Para mapag-isipan talaga yung ano eh. Kasi, parang ano yung mabigat sa bulsa mga kabata yung penalty. Kasi hindi naman natin tinutulan yan eh. So guys, panoorin natin ah. Pero kung bago lang napadpad dito sa aking YouTube channel, please subscribe and like and share mga kabata. Nakasya ulan eh. Live muna tayo. 30 minutes lang. Sinaparo to. Totoo. Kung may kita sa ipinatutupad ng no contact apprehension policy, si Team Cruz sa report. Dito nga ba? Makakapagtaka ka, in 5LG use. Toto. Alam nyo ba na isang kumpanya lang ang may hawak nito? Man. It's only one company. Yan ang pagbubulgar ni Quezon City Representative Marvin Rio sa issue ngayon ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang kautusan gumagana ngayon sa limang syudad sa Metro Manila, kabilang dito ang Quezon City, Valenzuela, Muntinlupa at Parañaque. Ayon kay Rio, napakalaki ng kitaan ng iisang kumpanyang may hawak ito. At ang hatian is 70-30 ang balita ko. 70% goes to the company, 30% goes to the LGU. So, ano ba to? Gusto ba natin pagandahin, disiplinahin ang mga driver? O gusto natin pagkakitaan yung mamamaya Pilipino na naghihirap ngayon? Ano na sa personal nila gains, di ba? Inihambing naman Rilio ang NCAP sa Amerika gamit ang facial recognition cameras kumpara sa Pilipinas na kahit CCTV cameras ay hindi malinaw. Yung NCAP nila sa Amerika, sir, isipin na ito ha, doon may facial recognition. Pag ikay nag-violate at sila more on speeding sila, sir, more on speeding yun lang. Unlike dito lahat, may more on speeding, tapos may facial recognition. Para pag hinuli ka, doon applicable po yun kasi lahat ng tao may database. Dito naman, wala pa po may database. Kaya dito nga, wala pa tayo facial recognition. Very obsolete yung ating NCAP dito sa Pilipinas. Banda naman ni Rilio na papangalanan nito sa mga kailangan ng paswi ng programa bago ipatupad. Tinag-aaral natin mabuti at gusto ko bago ko isiwalat lahat ay maayos po yung ating mga data, ano? And in due time, papangalanan po natin itong kumpanya na to na kung bakit marami tayong katanungan na kung bakit sa apat na syudad, sa limang syudad, siya may hawak at bakit ang hatian, balita ko 70-30 at lamang sila
Naghain naman si Rio ng House Resolution para paimbestigan sa Pamara ang naturang issue. Para sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat ito si Tim Cruz, SM9 News. Yun, no? O, balita ng ano yun, ha? Balita ng SM9. O, ha? Ginagawa nyo kasi, ginagawa nyo kasing gatasan yung mga mahirap, eh, na mga kababayan natin, eh. Eh, samantala, pagdating naman sa eleksyon, ang mga plataforma nyo di gobyerno, makahon yung mga mahirap. Pag nakaupo na, ito na. Hindi pala makakahon, lalo palang ibabaon. Eh, hindi natin kinukontra yan, maganda yan, eh. Sana, nasa tama. Puta, isang violation lang. 2,000. Saan mo kukunin yan? mga mayor. Ha? Mga mayor. Saan? Eh, puro pala kayo pira-pira, eh. No? Eh, kung gaya ba't sa MMD, eh? 150 lang. Ang pinakamahalatang violation sa MMD, 500. Hanggang 1,000, eh. Kaya, ha? Mga mayor. Oh, sasunod guys. Sasunod na ano, kasi mag-i-election naman ng ano, mag-i-election naman ng mayor. Yung mga pahirap na ano, alam natin pahirap. Diyan sa mga lungsod natin, sa Quezon City, Valenzuela. Kasi hindi man lang mga taga-ibang lugar ang biktima diyan, pati tayo, halimbawa, sa Manila, sa Valenzuela, ba? Quezon City, punta ka sa Nuan, punta ka sa Parañaque. Hindi lang tayong biktima, pati yung mga taga dyan, biktima din sila. Kaya sa sunod, guys, sa sunod na eleksyon, wag na natin, alam natin na pahirap, wag na natin sila ibuto. Yun ang dabis doon. Wag na natin ibuto. Kasi, hindi pala mga ano yan, eh. Hindi pala totoo yung pinagsasabi nila, eh. Ha? Eh, hindi natin na kinukontra yan. Kasi maganda naman yung ano. Yung nasa tama lang. Yung papagbayarin mo yung driver ng 2,000, ibig sabihin magtitino ba yan? Hindi. Kasi ang mga design kasi ng kalsada natin, eh, yung mga gaya dito sa Maynila, ang dito sa May Lacson, eh. Ang may mga markings lang na ano, eh, doon lang sa loob ng solid line, eh. Dapat 'yan, ang marking talaga diyan. Bago ka dumating sa solid line, alam mo na kung anong padiretso, kung anong pakanan. Ba. Eh dito sa ano, dito sa Lacson, pansinin niyo. Ang ano diyan, ang marking lang nandoon, isang piraso lang ang mga marking nandoon mismo sa loob. Eh kung ikaw ay bago lang nadaan doon. Oh. Eh hindi mo alam na pakanan pala yung ano, yung tinuturo ng marking. Dumiretso ka. Di sa pool ka, nano contact ka. Di yagba ka ngayon. 2,000. Yun lang guys, yun lang yung natin. Kaya yung alam natin na medyo pahirap sa wag na natin sila suportahan. Total 2 years na lang, eh. I-election na naman ng mayor, eh. Diba? Eh, hindi pala sila ma eh tayo ang ano, eh, hindi naman mayaman ng magano diyan, eh. Ang magsasakripisyo, eh, tayo, eh. Sa mayaman 2,000 baliwala yan, eh. Eh sa mahirap nagbumotor ka. Medyo nagkama kasi pamali-mali yung ano, eh. Eh paano ka makakalipat dito sa kabilang ano, kung dapat pa lang malayo yan. Malayo pa lang nakakano na yung marking. Kung saan papunta yan, kung papunta sa impyerno. Ayun sa May Lacson, pansinin niyo, sa May Lacson, sa May Dapitan. Ang pakanan diyan dalawa lane.
ang padiretso dyan, isa lang. Di nagsiksikan yan sa ano, nagsiksikan yan sa isang lane. Eh kung nakamalayo pa lang, hindi mo alam, nakapisto ka rito sa pangalawang lane, dumaretso ka. Di sa pool ka ngayon. Dahil ang laki na CCTV dyan. Oh. Tapos si hindi ka papadalhan ng ano, ng summon. Gaya sa akin, A1, ipinadala 26. 27. Basta lang sinabit. Oh. Eh kung hindi ko nakita. Tapos pag hindi mo kaagad nabayaran, may penalty. Para sa Mumbai, no? O bakit sa ano, bakit sa MMD mura lang 150? Dahil nagkamali ka, hindi mabigat sa isang mahirap na kumikita lang ng minimum. Hindi mabigat sa bursa dahil may violation ka, di bayaran mo. Talagang nagkamali ka, di wala naman kasi yung driver na perfecto eh. Asihin sa tingin ko diyan eh. Hindi ganoon pagdidisiplina ng mga driver eh. Dapat pa lang sa una sa pagkuha ng lisensya doon. Eh sabi ni Colonel Bosita, marami nakakuha ng lisensya na dumaan sa fixer. Totoo naman 'yun eh. Eh ano mo 'tong mga driver ng jeep tan? Yung tanungin mo yung mga ano eh, kung ano yung mga sayang nakaano sa ano eh, sa kalsada eh. Yung mga guhit-guhit na yan, kung ano ibig sabihin, hindi ano eh, hindi alam eh. Hindi po ba? Tapos si sasabayan natin ng ngayon 2,000. O palakay natin driver ng jeep. O driver ng jeep, ikaw driver ka ng jeep. Ah. Isa mo kukunin 'yon. Eh magkano lang kinikita niyan mga 'yan? Kulang pa yata sa pambili ng bigas. O kung ikaw namang delivery rider, eh magkano lang kinikita mo? Maswerte na kung makasan 1,000 ka maghapon. Eh kung akala nyo ang lalaki ng mga kita nyan. Ah, yung mga rider. Magkano lang eh, tapos sasabayin nyo pa ng napakamahal na violation, yung no contact. Eh kung hindi may restore yung motor yan, paano makakapagtrabaho niyan? Gaya niyan dito sa kapitbahay namin. Ah. 19,000. Sa kanalaman magpaparin niyo na. Ah. Huh. Tong gobyerno. Tapos pag mangampan niya kayo, ang mga plataforma di gobyerno po, para sa mahirap, para makaahon sa hirap. Hindi ba? Ah, ayan guys, kaya sinusupalpal natin. Eh para hindi porket sinuportahan natin. Mayor Hanila una di sinuportahan natin yung dinala natin nung ano. Sa suno. Eh, alam natin na hindi pala sa makamahirap. Wag lalo sa magpapahirap, di wag natin ibuto sa sunod. Eh, ganun lang kasimple, guys. Ha? Ganun kasimple. Eh mga 'yan, yung mga mayor na 'yan. Ayos, yung iba diyan, banat ng banat na sa San Juan eh. Hindi alam, may no contact na din pala. 19,000. O sa eh panghulog nga ng naikuhulugan pa yung motor. Ah, panghulog nga ng motor, hirap pa eh. Tapos magbabaya dyan, 19,000. Yun lang guys, maraming salamat ha. Ah, yun lang, yung ano, sinapanood yun lang yun eh. Na, kaya pala ayaw pumayag tong mga to. Eh, malaki pala pera dyan. Wala palang ano yan, yung mga CCTV niya,
ilinagay lang pala yan ng isang kumpanya. Wala pala, hindi pala binili ng ano yan, hindi pala binili ng mga LGU. Parang naglagay ka ng ano, naglagay ka ng patient niya sa kapitbahay niyo. O sagot yung kuryente ng City of Manila. Tapos yung yan ha, zero 10% tatamaan, tapos 30% mapupunta doon sa kumpanya, di eh talaga namang kailangan lakihan yung para malaki din yung ano, malaki rin yung pasok nung pera sa gobyerno. O, sinong pinahirapan yan? Di kami, mga mahirap. Kaya pala ayaw pumayag. Ha? Ayaw pala pumayag na isuspendi. Sinabi na nga nung LTO, isuspendi muna, pag-aralan muna. Huwag munang pabarabara. O, kasi, yung talagang magsasakripisyo dyan, yung mga mahirap, taong bayan. Hindi naman kayo eh. O, kayo nga eh. Hindi yung sinusunod yung stoplight, di ba? May kumboy pa kayo. Ayaw nyo matraffic. Di ba? Lingkod bayan. O. Huwag yung sabihin dito to, mga mayor. Di ba? Ang iingay nyo pa pag dumaan kayo. May mga wangwang pa kayo. Di ba? Nagsalita ba kami? Di ba hindi? O. Kahit nakapula. O. Kahit nakastop. Dordaritso pa rin kayo. May kumboy kayo eh. Di ba? Banatery. Oh, paano kami susunod? Kayo mismo, yung lumalabag sa batas na ipinapatupad nyo. Yung traffic rules na sinasabi nyo. Oh, di po ba, mga kababayan? Oh. Ay, kahit sila mismo eh. Lumalabag eh. Pansinin nyo, pag dumaan yan, may mga kumboy yan, may mga motorcycle unit yan, ang iingay. O kahit nakapula. O bakit hindi ino-contact yung sarili nyo? o paano? Eh, paano kami susunod? Kayo nga, di kayo sumusunod. Bago nyo disiplinahin yung mga driver sa pamagitan ng, ano mas, sinasabi nyo, para madisiplina yung driver. Kasi yan, titigas ng mga ulo. Ah, matitigas yung, alaw, matitigas yung mga ulo ng mga driver. Oh. Pero, bago nyo disiplinahin yung sarili nyo, yung mga driver, disiplinahin nyo muna yung sarili nyo. Kasi kayo yung nagpapatupad ng, ano, kayo yung nagpapatupad ng batas trapiko. Yun na nga lang eh, ayaw nyo matrapik. Kaya gumagamit kayo ng motorcycle ng ano, motorcycle unit ng PNP ng mga hagad. Ang ingay, wang-wang. Ligo-wang-wang kayo. Oh. Tapos kahit naka ano, kahit naka nakapulay stoplight. Oh. I-stop nyo yung nakago. Para kayo makadaan, ayaw yung matraffic. Tapos magpapatupad kayo. ano doon? Parang ano, ang labas natin doon, parang katawa-tawa. Ha? Parang katawa-tawa sa taong bayan. Eh kayo mismo nga yung ano, kayo mismo yung nagpapatupad ng mga traffic rules sa mga lungsod nyo. Eh kayo mismo rin pala lumalabag. O pansinin niyo guys ha. Pansinin niyo. Kung pick news yung pinagsasabi ko. Wala pang ano, nung inauguration ni Presidente Marcos. Sos ang mga mayor. Ang mga mayor na dadalo. Kahit nakapula yung stoplight, diretso kasi may ano sila, may kumboy oh. O kayo mismo na nagpapatupad ng batas, eh kayo mismo yung lumalabag. O paano kami susunod? Eh kayo nga, hindi yung sinusunod yung pinapatupad yung batas.
Bago nyo ano, bago nyo disiplinahin yung mga driver. Mga driver, mga rider, mga sinasabi nyo ano, mga matigas yung ulo, mga pasaway sa kalsada. Eh kayo nga mismo yung lumalabag. Hindi po ba? O pansinin nyo sa sarili nyo kung hindi totoo yung sinasabi ko. Sabihin nyo, fake news. Ha? May sinabi ba kami? Wala. Anong reaksyon namin? Nakatingin na lang. Pailing-iling. Oh. Dapat hulihin niyo rin sarili niyo. Ha? Ganun lang 'yan. Mga kabata. Total, nasubukan na natin. Sunod, huwag na natin ibuto. Ganun lang kasimple. Ha? Ganun lang kasimple. Hindi. Ngayon, kung magkukuntis ka pala dyan, napakatagal. O. Halimbawa, ikukuntis natin yung huli natin sa no contact. Pagpunta mo ron sa kung saan ka mang LGO na huli, pagpunta mo ron, hindi agad yun, schedule ka. Yung araw pa lang na pagpunta mo ron, mabsent ka na eh. Di, nawalan ka na kagad ng kita. Tapos, i-schedule pa yan. Pababalikin ka pa yan. Di, pangalawang araw na ng mga absent niya sa trabaho. Oh. Di, malaki rin, magkaroon nawala sa kita mo. Oh. Tapos, hindi pa sigurado na kasi kitang-kita ka sa kamera na may violation ka naman talaga eh. Ang ano maganda, bayaran mo na lang. Total, kaya sa akin, ang nabayaran ko pa lang talaga dyan, aminin ko, ang nabayaran ko dyan, 5,000 pa lang eh. Yung 1,000, hindi ko pa nabayaran eh. Medyo mabigat talaga eh. Hindi ko pa nabayaran yun. So yun. Tapos ang ano natin, ang ganti natin dyan, pagdating ng eleksyon, huwag na natin ibuto yung mga yan. Alam na pahirap eh. Ngayon, itong dito, bitbahay na, reklamo eh. para sa mga may binoto, di sunod, ang maganda ron, bayaran mo lang kung ang ano, kung napadala ng maaga yung sugpina, bis maaga na bayaran, hindi sana naipon ng ganong kalaki. Buti nga, 19,000 lang dyan. Mayroon pa nga ata dyan, umabot ang 100,000. May napanood ako eh. May-ari ng truck, umiiyak. Umabot ang babayaran niya, umabot ang 100,000. Dito sa Maynila. Oh. 100,000 ang babayaran dyan sa no contact apprehension. Oh. Tama po ba yan? Talagang mabigat. Mabigat talaga, mabigat sa bulsa. Tapos kung yun lang inaasahan mo pang hanap buhay, talagang hindi ka makapaghanap buhay, mga kabata. Paano ka makapaghanap buhay? Walang rehistro yung sakyan mo. Hindi ka makapagparehistro. Ayawang ko kung ito, sinasabi nung ngayon nung LTO, kahit may huli ka na no contact apprehension na hindi mo pa nakabayaran sa mga LGO, makapagrehistro ka pa. Ayawang ko kung totoo. Hindi ko pa naman nakasubukan. Next year pa magpaparehistro. Pero kung may huli ako na hindi ko alam, aba ay magkaano tayo. Away-away na tayo. Gaya niyan, yung dito sa kabitbahay namin, 19,000. Ano lang. Sa GNT na trabaho, delivery. Minimum lang ang sweldo. Oh. Hindi, ilang araw na hindi nakakapasok. Saan kukunin yun? Yan lang mga galing natin, magigiting natin mga mayor. Ha? Hindi tayo tutol diyan sa mga ano, maganda yan. Unang-una sa
sa mga krimen, maganda rin yan. Safety tayo sa kalsada. Sa kaso nga lang, napunta ka lang doon sa, no, sa guhit, may ano ka na kaagad. Sana, i-ano sa patas na, ano, kasi may violation ka naman talaga. Kailangan bayaran, hindi man napakalaki masyado. So, sige, no. Buti yung sahod natin, libo-libo sang araw. Magkano lang minimum ngayon? Tapos, sa isang violation lang, hindi mo sinasadya. Na, kasi wala talagang, ano, walang perfectong driver na lalo yung mga ano natin, mga marking sa kalsada, minsan malabo. Tapos ang kalsada natin, ang lubak, gaplanggana, gasumimpol yung mga lubak. Siyempre, kung ikaw ay iwas doon sa lubak, medyo na ano ka doon sa, nagkamali ka ng ano, hindi mo napansin yung marking, kasi may lubak eh. May iwas ka, di traffic violation yun. Dalawang libo yun. Saan mo isamantala yung kalsada nyo, lalo dito sa Valenzuela. Akala, napakaganda yung kalsada dyan. Napakadilim pa na yung kalsada, yung mga kalsada. Pero yung mga kamera, lilinaw. Anong mga binabantayan? Mga bike lane. Sana, noong panahon pa ng hapon, kasi yan naman talagang unang ano natin eh, transportasyon bike eh. Bago mauso itong mga motor eh. Itong, kahit yung mga ano, yung mga kotse. Ang pinakauna-una talaga natin noon, bike, na sabi ng mga matatanda, pinakaunang-unang transportasyon natin, bike at saka yung kalisa. Di sana, noon pa, binigyan ano nyo yung bike, na binigyan nyo ng priority sa kalsada. Binigyan nyo rin ng, ngayon lang ay nagbigay ng daan dyan sa mga bike, sa kalsada. Yung isang lane, hinati nyo. Yung kalahati, para saan? Mga mayor! Di ba, hinati nyo yung isang lane, yung dito sa gilid. Para sa bike lane. Hindi man pwede dumaan yung sakyan dun. Dahil kalahati na lang. Tapos pag yung medyo matraffic, siyempre, ang mga motor, sisingit yan. Sisingit at sisingit yan. Kasi matraffic. Tapos, si kaya nagkakatraffic, kung hindi baha, nako, kung hindi baha, ang kalsada, lubak-lubak. Sana, mauway mong patupad niyan, mga busing. Ayusin niyo muna yung kalsada. Kaya dito sa, ano, dito sa UN. Kaya ngayon, medyo umulan lang ng isang oras. Ang baha dyan, hanggang tuhod na. Hindi na halos, hindi na madaanan. Nagtutula ka lang, baka manukontak ka pa yan. Tinutulak mo lang yung motor mo, baka manukontak ka pa dahil baha eh, tinutulak mo. Subukan yung mga bata dumaan dyan. Dyan sa Top Avenue, sa Patangin BI. Kaya ngayon, umulan-ulan. Mga isang oras lang na malakas sa ulan, sigurado ang baha dyan, lagpas tuhod. Di sana, yun muna yung ano, nagtataka lang ako. Napaka mahaba yung ano, yung tag-araw natin. Tapos itong mga naglilinis ng imbornal, panailinis. Pero baha pa rin. Doon ako nagtataka. Sana yan muna unahin nyo. Huwag muna, porkit hindi pinano, porkit hindi pagkakapirahan, hindi nyo pinapansin. Yan lang. Ha? Kasi, hindi porkit tayo sumuporta, hindi na tayo magsasalita. Hindi naman tayo bayad. kung bayad ka, hindi naman tayo bayad, di karapatan natin magsalita.
yung mga nakikita nating kamalian, eh mahirap naman doon kung ang nakikita nila yung pagkakamali natin. Yung pagkakamali nila, hindi nila nakikita. Yun lang mga kabata, maraming salamat ha guys. Pakishare na lang. At kung ikaw napunta sa aking YouTube channel, please subscribe and like and share. Yan na, susunod at medyo ano pa tayo, sok pa pa tayo sa trabaho, baka ma-absent na naman tayo, sayang. Kahit medyo maulan, baka maabutan tayo ng bus sa Espanya eh. May swimming pool na naman dyan, o. Mga mayo, ano, mayura, pakiano naman yung mga baha, paki-assistihan naman. Eh, umihilang yata sa UN, umihilang ang palaka, baha. Parang tinalo pa natin yung malabon sa kinabutas. Doon, bumabala doon pagkaitan. So, maraming salamat, guys. Sunod, ano? Sunod na mag-live natin. Inuwang ko lang mag-live eh. Mga pangalas ka eh. Sunod, ito si Mr. Basher. Yan ah. Sana yung lang inaano ko ron, yung kasi mabigat talaga para sa isang mahirap eh. Yung pinapatubad nito, totoo lang talaga, hindi biro. Mga boss. Pag-aral eh, bakit sa MMDA 150 lang sa inyo? 2,000, 3,000. Grabe naman kayo, mga boss. Eh, bakit sa MMDA mo?